huling pang 25 araw ng taong ito. Hinihintay mo pa ba ng may galak na ito'y may pagdiwang? Nagbibilang ka pa ba kung ilang araw na lang o baka hindi mo na alam kung paano pa ito makukulayan? Nakakapagod na ang ganitong sistema ng mundo, hindi ko na alam paano ipagpapatuloy ang buhay na ito. Marahil nag-iisip ka na rin ng ganito. Pansinin mo, palala ng palala ang sitwasyon. Dahil mas matindi pa sa problema sa polusyon, ayon sa mga eksperto, ginagawa naman nila ng aksyon. Pero hanggang ngayon, naghahanap pa rin ng solusyon. Pang 25 araw ng huling buwan, hinihintay mo pa ba ng may galak na ito'y may pagdiwang? Gutom, takot, pagod, puyat at panghihina, oo, gulong-gulo ka na. Tinatanong, tama pa ba'y nagagawa minsan? Tinatamad na at nangihina, wala na kasing gana. Bumabangon kahit puyat at wala nang sigla. Marahil iniisip mo, napakasaklap ng iyong katayuan sa paglalaan ng COVID-19. Iniisip baka mahawaan, dinagdagan pa ang karimlang dulot ng baha na nagmistulang kalangitan, di na mawari. Paano pa masusuportahan ang inyong pangangailangan? Ngunit alalahanin mo ito, ikaw ay humihinga pa. Bumangon, lumaban, suungi ng umaga. Isipin mo na mapalad at buhay ka pa. Kesa magmukmuk ka, yakapin ang pag-asa. Iba-iba ang sitwasyong kinakaharap ng bawat isa. Kahit sa gitna ng mga kinakaharap na trahedya, matatag pa rin ba ang iyong pananalig sa Kanya? Nakakapagpasalamat ka pa ba sa ating Ama? At sa huling pang 25 araw ng huling buwan, hinihintay mo pa rin ba ng may galak na ito'y may pagdiwang? Naalala mo pa ba kung anong tunay nitong halaga? Higit pa sa mga regalo, handaan o matatanggap na pera, makulay pa sa mga Christmas lights at Christmas tree na makikita. At mas masarap pa sa hinig ng mga awitin na sa araw na ito'y kinakanta. Kaya naman, nahihirapan ka man ngayon at nakakaranas ng pagdurusa. Napapagod ka man at tila ba'y nanghihina na nababalisa ka man, sobra na ang iyong pag-aalala. Huwag ka sanang sumuko at mawalan ng pag-asa. Dahil nagbago man ang sistema ng mundo, hindi man pabor sa iyo ang mga naging epekto nito, mas kung darating at pag-asa nito ay di nagbabago, ipaliwanag ko kung bakit ko nga ba nasabi ito. Alalahanin mo ang buhay ni Kristo, kung bakit ipinagdiriwang natin ang Pasko. Sa araw na ito ay ginugunita ang kanyang kaarawan upang bigyan kanya ng kaligtasan at kasiyahan. Siya na namatay matapos magdusa upang buhay mo'y mahawakan. Mabigyan itong buhay na naghahanap ng pag-asa at kahulugan. Asahan mo ang Diyos ay laging tapat. Ang kanyang pag-ibig ay laging sapat, totoong hindi man tayo karapat-dapat. Ngunit sa ating kapakanan, binigay niya ang lahat. Huwag mo sanang isipin na nilisan ka na niya. Minsan, tahimik lamang ang kanyang pagkalinga, pagkilos niya. Madalas ay di man natin makita. Ang kanyang espiritu na nagpapalakas ay sa ating sumasama. Umasa tayo sa kanya kung anuman ang kanyang balak. Sa kanyang mga plano, siguradong hindi ka mapapahamak. Dahil ang lahat ay kanyang hawak.
Ngumiti, sapagkat siya ay tiyak. Ilang linggo na lang at patuloy kang umasa. Salubungin natin ang Pasko ng may galak. Pasalamatan natin ang Ama sa ating paghinga. Sana sa araw na ito, lahat tayo ay masaya. Pang-25 araw ng huling buwan. Salubungin natin ng may galak at pag-asa. At ito'y ipagtiwang.